Magandang umaga, magre-review po tayo ngayon ng ating sub-box. Ito nga po ating sub-box. Copy Yamaha RCF box. Ang laman po niya ay Manex 1200 watts. Tapos, hindi pa tapos, wala pang pintura. Papakita ko ang laman ng loob nga pala niya. Tapos sound check natin mamaya. Ito nga pala yung design niya. So basically, parang L-ported. L-ported dito. Ayan, labas siya dito. Tapos may cover lang siya dito. Ayan, sa harapan. Tapos, dito yung speaker niya. Dito, banda rito. Ayan, ito yung cover. Ito nga pala yung loob niya. Tapos nilagyan ko lang siyang goma dito sa gilid para hindi masyadong singaw. Tapos tanggalin natin yung speaker. Po yung ating speaker, Manex model PA1539, 8 ohms 12 watts, and made in Pinas. Magnet nya, hindi ko alam anong size nya, alas isang tangkal, double magnet na po siya. Ang maganda sa kanya, malambot ang bass. Yung kasi gusto ko sa pambahay, malambot lang ang bass. Yan. Gusto ko muna siyang testingan ng wala yung cover para madirig natin. So ang tunog niya parang L-ported box. Kasi wala siyang cover. Ang design kasi nitong box na ito. L-ported dito. L-ported sa likod. Yan pa ganyan lang. Labas dito. Tapos may cover lang siya sa harap. So, titestingin natin siya na malayo ang cover niya. Gagamitin natin amp. Ito yung setup ko nga pala. Yan. Tapos ito yung gamit ko sa mid-high ko. Itong Yamaha na 100 watts lang ito. Tapos ito yung gagamitin ko na pang-base dun sa sub natin. Ito nga pala ay 1000 watts watts naka-bridge mode. So, 1000 watts sa 8 ohms na ito. Itong amp na ito. 100 volts, Japan made. Mga gamit ko naka 100 volts. So, testing natin. So, sound check tayo. Ito po. Ayan, naka-play na siya. Unity gain lang tayo, 0-0. Ayan, well, setup natin, naka-drive rack. Volume natin, kalahati lang. Thank you.
So yun yung check natin ang hard base. Ngayon naman check natin sa ano, sa soft base. Kasi ano yan, L-ported design siya sa mga soft base. Try natin yung ano, medyo low na music. Hindi ko alam kung dinig yung sa cellphone, hindi nyo matitinig masyado, pero sa headphone siguro matitinig nyo after na tunog. Dagdagan ng konti yung ano natin, low. Naputok yung cone, masyado malakas. Di ko alam kung dinig niyo yung difference niya silang dalawa. Mas maigi siguro naka-headphone kayo para madinig niyo ng konti yung labas ng bass niya. Kasi kung sa cellphone lang, hindi niyo madidinig yung talagang tunog ng bass. So ngayon ay kakapit natin itong cover niya. Pakinggan ulit natin kung ano ito. So ayun na nga, unahin natin testingin yung ano, soft bass na tugtog natin kanina. So testingin muna natin sa soft bass. May cover na siya. So yun na nga, na-testing na natin sa low. Ngayon naman try natin yung medyo kick bass. Tapos i-review natin siya mamaya kung anong maganda kaya. Knife and Rice.
So ayun nga, personally tong box na ito para sa akin, ano, yung unang testing natin na wala yung cover, medyo malambot talaga siya dahil parang El Forte design lang siya. Yan, para sa akin malambot siya, pero yung impact niya pag wala yun, para sa akin, pag wala yun, malapit at malayo may impact siya. Hindi ko alam kung bakit pagka itong may cover siya, pag nandito tayo sa malapit, medyo wala yung impact dito sa harap. Pero doon sa malayo, pag nasa malayo tayo, medyo may impact siya, medyo matigas. Yan, matigas tsaka may lambot pagka yung may cover siya. Siguro dahil nga dito sa harapan, naharangan niya yung impact dito. So para sa akin, pambahay, okay naman siya, may tigas tsaka may lambot. Pero compare ko talaga sa El Forte, parang mas gusto ko yung El Forte sa pambahay. Dahil tawag dito, ako kasi personally ang gusto ko sa pambahay, malambot lang talaga ng music. Na tunog ng bass. Ayoko nung masyadong matigas. Dahil yun na, trip ko malambot na music pag sa bahay. Pero pag sa outdoor naman, syempre mas maganda yung may kick bass. Iba yung gamit natin pang labas. Sa bahay kasi masyadong masakit sa tenga pagka puro hard bass. So ako mas komportable ako sa soft music dito sa labas. I mean sa loob ng bahay. So para sa akin pambahay, okay naman ito. Okay ito kasi maseset up natin yung tuning niya sa low bass din. Yung music pala na yun, setup pala natin kanina sa drive rack, naka-set up siya ng nakataas yung 40 Hz natin sa 5 dB. So medyo boosted sa 5 dB. Yung 40 Hz natin sa 5 dB. Konti lang naman. So para sa akin okay to pambahay. So balance setup nga pala natin sa ito. Sub natin, tapos dalawang JBL control, I think control 28, tapos ito laptop, mixer, Yamaha, tapos drive rack. Ang sub natin naka drive rack dito, tapos ang mid na high natin dumaan pa rin ang drive rack pero pinadaan natin ang equalizer. Tapos yun, ito yung ating pang mid, ito yung ating pang low. Bridge mode, naka bridge mode to, 1000 watts sa 8 ohms. So salamat nga pala sa mga nanood ng aking video. Kung gusto niyo mga ganitong video pa, susubukan ko mag-review lahat ng mga gamit ko na narito sa bahay sa sounds. Actually marami pa akong gamit talaga dahil may mobile kami. Mobile sound. So inisa-isa ko yung gamit na i-review natin. So kung nagustuhan nyo at pasuporta naman, salamat ng marami sa inyo.